So hi guys, welcome na naman po dito sa ating channel. So ngayon ay update lang natin tong baboy natin na malapit ng manganak. So ang tansya ko po dito ay hanggang sa end ng buwan na to, September, ay manganak na tong baboy natin. So ayan, medyo napakalaki po ng tiyan niya. And then meron na rin mga sinyales na talagang malapit na siyang manganak. So kung titignan niyo po yung kanyang mga dun sa dibdib niya, sa suso niya, ay talagang nakababa na po siya. And then dun sa ari niya ay talagang umuumbok na. So talagang malapit na po siyang manganak. So ayan, lapitan lang natin. So ayan, bali first time natin sa kasakali na makapag paanak ng ganitong baboy. And hopefully ay makapagparami tayo. Yun naman talaga ang intention natin, kaya tayo nag-aalaga, ay para magparami. So malapit na po itong manganak. Antayin na lang natin. So dito naman sa pangalawang pen natin ay pinaghiwalay natin yung isang inahin natin ay nilagay natin dito sa kabila. Dahil naagawan po siya ng pagkain, kaya hindi siya masyadong makabuelo sa paglaki. So dilipat na natin dito sa kabila. So ito na siya. Medyo tumaba siya ng konti dito dahil hindi naman sila nag-aaway. And then nag-share din itong lalaki sa kanyang, ito bali magkapatid po kasi ito, sinishare naman niya yung pagkain, kaya medyo nakaka-recover. And siguro nasa 8 months na po itong mga baboy na to. Hopefully ay magpakasta na rin para dumami ang ating mga native na baboy. And then sa susunod siguro ay subukan natin na bumili ng similya ng mga upgrade, yung mga white na baboy para artificial insemination natin sa susunod, para malahian itong mga native natin dahil maliliit po sila. So medyo nakakapanghinayang kasi sa panahon na mag-alaga, dahil nga medyo matagal silang palakihin. So ayan, itong pure na native natin ay medyo malaki. So nakuha niya talaga yung standard size niya, pati itong inahin na to, nakuha niya yung size niya. Kaya lang baka magkaroon ng inbreeding dito, kasi ang bulugan natin ay yung kapatid niya rin. Pero tignan lang natin kung anong magiging resulta. Dahil kasi nung una, ang plano namin dito ay for sariling consumption lamang. So, kaya titignan natin kung ano, subukan natin i-upgrade. Tapos sa susunod na taon siguro ay lalagyan natin tong kulungan na to ng mga high for, at gagawin natin inahin. At itong mga baboy natin na native ay pre-range na lang natin. So, doon naman sila nababagay. Sanay naman sila sa sitwasyon na na ganun, na sila ay naka-range. Kaya unti-untiin natin gumawa ng kanilang ranging area. So bali pag may mga bakanting oras tayo ay sisimulan na natin, isingit-singit lang natin. Dahil ang plano naman sa ating paglagay ng high four dito ay next year pa naman, at hindi pa naman sigurado, pinag-iisipan pa lang po namin. Pero baka sakali lang ho malagyan to ng high four at gagawin nating mga inahin. So ayan, maganda naman alagaan tong mga to, kasi kahit na mga gulay-gulay lang, ayun nga yung saging, kalabasa ay kinakain nila. So gusto ko lang kasing linisan na ngayon to, preparation na rin sa kanyang panganganak. So sana maging successful ang kanyang panganganak. And then hindi naman natin kailangan bantayan to, kasi sanay naman silang manganak na sila lang, kasi mga native naman sila, sanay sila sa wild. So mag-aano siguro to, kaya niyang manganak na sarili lang.